Hello, hello, good morning Indonesia. This is Donna and welcome to my channel. For today's video, i-share ko po sa inyo ang blessing ng aming pastor dito sa bahay ng aking ang langis kasi ay simbolo ng kapangyarihan ng Espiritu. So, ang Espiritu ng Diyos ang dapat namang maghari sa tahanan ito. So, anong pamilya ka? Family of? Trinidad. Pantoliano, ha? Pantoliano. Trinidad at Pantoliano. Oh, yan. Trinidad, Pantoliano. Okay. So, mamaya, pag-try natin lahat yan. Bawat, ano yan, pati dyan sa may ilalim ng ref, lalagyan natin na konti. Basta ito, sa lahat yan. Pati sa CR, pati sa kanto ng ano yung warwa lahat. Ayan. Simulan lang sa mga ano. Kumanya yan. Hindi mo na tayo salita ng Diyas, ha? Hi, mga anak, mga baby. Anak, harap ka muna. Kayo muna dito. Ibabasahin akong talata sa Biblia, ha? Sino rito nakakalam ng Bible? Alam naman nila lahat yan. Lahat naman alam. Yan, okay. So, meron dito ang talata sa Bible. Napapasahin ko, ha. Matthew 7:24, 25, 26, 27. Sabi rito, dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Sabi rito sa verse 24, kaya't ang bawat nakikinig at nagsasagawa ng mga salita kong ito ay matutulad sa isang taong matalino na nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Ibabaw na ito, bato na ito. Ito na, ha? Okay, para maging magawais lang din, tama lang din na bato ang bahay kasi sa panahon natin ngayon, mas marami ang nagadalang kapag-ibigyan. Pansinin natin yan, ha, sa mga balita. Sabi nito, umulan ng malakas, bumaha, at bilayo ng malakas na hangin ang bahay na yon. Ano yon? Ano yung bahay na yon? Bato. Yung nakatayo sa ibabaw ng bato. Sa ibabaw ng bato. Yan. Sabi rito, ngunit hindi nag-iba sapagkat nakatayo sa ibabaw ng bato. Upo ka muna dito. Kasi ikaw muna. Umupo ka muna dito. Pangalan mo ba yan, bro? Arvin. Arvin. Pantoliano. Okay. Ang bawat nakikinig ng aking mga salita at hindi nagsasagawa nito ay matutulad sa isang taong hangal. Oh, may tirawag dito na hangal, ha? Na nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So, mayroong taong hindi wais, nagtayo ng kanyang bahay kahit sa literal. Kapag ang bahay nakatayo lang sa ano, sa lupa, sa buhanginan. Hindi siya matibay. Sabi nito, umula ng malakas. Pinayo ng malakas na hangin ang bahay. Bumagsak ang bahay na yon at lubusang nawasak. Okay, para sa inyo, ano yung tinutukoy dito na bahay? Bahay na literal o bahay na spiritual? Bahay na spiritual. Okay. Pwedeng literal at pwedeng spiritual. So, dalawang tinutukoy. Dito sa dalawang uri ng tao na nagtayo ng bahay, pinatutungkulan dito una yan sa matalinong tao. Kanyang bahay, tinayo niya sa ibabaw ng bato. Pero tandaan ninyo, hindi porke bato ito, eh talagang tunay na matibay na to. Dahil walang ibang pinakamatibay sa buhay ng tao, kundi si Kristo. Kaya ang bato na tinutukoy dito ay si Kristo. At ang ating buhay ay para ring bahay na itinayo natin sa ibabaw ng bato at ang bato ay si Kristo. Naunawaan niyo ako yung sinasabi ko? Kapag ang ating buhay na siyang bahay ay itinayo sa ibabaw ng bato at ang bato ay si Kristo, tiyak na matatag, tiyak na matibay at maasahan. Yung ay si Kristo. Yan. Kitaan. Yan. So, maganda ito dahil sa pagsisimula ng ating pag-blessing sa bahay ninyo eh, kayo pag-asawa na yan. Okay? Pantoliano at Trinidad. Trinidad. Dito na sa ikalawang ano bahagi o uri ng tao, yung taong hangal ay nagtayo ng kanyang bahay sa buhanginan. So yung taong ganito, mangmang. Yung taong na mangmang ng Biblia kasi nga hindi man lang niya kinilala si Kristo. Ang
sabi niya sarili niya, ay, papay nga na lang ako. Wala na akong gagawin, kundi magsaya, maglimaliw, kumain dito, lahat, matulog. Wala na ako ibang gagawin sa buhay ko, kundi ganito na lang. Pero alam mo, kung ano sinabi ng Biblia sa kanya? Sabi ng Diyos sa kanya, hangal. Ang Diyos ang nagsabi nito, ha? Hangal, ngayon din kukunin ko ang iyong kaluluwa. Sinong mangingilabang ng iyong pinaghirapan? Lahat ng pinaghirapan niya na mamaling wala kasi ang Diyos ang mumabawi ng buhay. Pinawi ng Diyos ang buhay ng hangal na yun eh. Kasi wala siyang Kristo sa buhay. Napakarami na lang kayamanan. Wala naman siyang Kristo sa buhay. Useless pa rin. Kaya, ang tahanan ito, pasundaan natin ang panalangin, pagkitiwala sa Diyos, pananampalataya kay Kristo. Tandaan niyo ha, walang ibang pundasyon ang pinakamagandang tahanan kundi si Kristo. Mm-hmm. Kaya kung ang bahay mo ito kay Kristo niya pinundasyon, pagpapalain ng Diyos. Amen? Amen. Pagkiyano, Trinidad family, pagpalain kay Diyos. Amen. 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 I receive. I receive. Ayan. Ganda na receive, Lord. Yan, okay? So, kinalag na matalino ng Biblia, ha? Ang taong nagtayo ng kanyang bahay sa ibabaw ng bato. Sino yung bato? Si Kristo. Si ibang bato, eh. Huwag yung mga bato ng mga ade, huwag yan. Si Kristo ang batong matibay sa ating buhay. Kaya kapag ka ang buhay natin nakasalig kay Kristo, tiyak mabuti, mapagpala, at matibay. Okay? Ayan, salamat sa Diyos. Tayo muna yung manalangin. Pag-delegate natin ang ating mga sarili rin sa Panginoon. Ibuho tayo na, tayo manalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa iyong kabutihan. Salamat po sa hapong ito, O God, na ipinahintulot mo, Panginoon, na makarating kami sa tahanan ito ng Pamilyano family, Trinidad family. Sa buhay ng mag-asawang ito, O God, na ipinagkakatiwala nila sa iyo ang kanilang buhay, mag-asawa. Salamat po, O Diyos, na ang pundasyon ng tahanan ito ay si Kristo. Naniniwala po sila, Panginoon, at nananampalatayang ikaw ang Diyos. Wala nang iba. Sapagkat sa buong mundo, ikaw lang, Jesus, ang Diyos na makapangyarihan at may magagawa sa buhay ng bawat isa. Pagpalain po, O Diyos, ang tahanan ito. Pagpalain po ang kanilang kabuhayan. Anumang kabuhayan meron sila, Panginoon. Anumang trabaho meron sila, Panginoon. Pag-ibayuhin at pagpalain lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, maging sa ipagkakalob mo sa kanila na supling. Pagpalain po, lubos, Panginoon, ang kanilang pagsasama. Nanaway lahat ng gagawin nila ay lagi nasa ilalim ng pagtitiwala kay Kristo. At lalong lagi sila nakapailalim sa iyong kalooban. Salamat po, O Diyos. Dinededicate namin sa iyo sa oras ng tahanan ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Okay. Ano yung kandila natin? Kandila natin. Magsisindi na ng kandila. Pag-iisa tayo. Napatulang mo. Kaya Ate Shirley, siya. Patay muna natin. Okay. Ang langis. Okay lang ba ng pasa ito? Okay lang. Ngayon lang. Huwag lang yung ano. Okay? Pagkasindi niya na, pag-pray natin itong langis. Amen. Amen. Sindihan okay. Mabuti. So, yung isang mga kamay natin, ilihans dito sa ano langis. Okay? Tinataas po namin sa Panginoon ng langis na ito, simbolo ng banal na Espiritu. Yes, pagpalain po ito, O Diyos, na lahat ng bahagi ng tahanan ito, O God, dinededicate namin sa iyo. Ang kapangyarihan ng Espiritu, Panginoon, na mamalagi sa lugar na ito, Panginoon. Ipinagkakatiwala namin sa iyong buhay ng mag-asawang Pantiliano o Trinidad. Sa pangalan ni Jesus, salamat po, Panginoon. Ikaw ang Diyos, ikaw makapangyarihan at ikaw lang ang siyang maghahari sa kanilang mga buhay. Salamat po, O Diyos. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay? Thank you, Lord, sa bawat lugar, magkahan ito, lugar, pagpapalay, patuloy, hallelujah. Welcome, Holy Spirit. Hallelujah. Thank you, Lord, sa kanilang kainan, palain ko, Panginoon. Kundi lang, kanilang niya, kalasan ng mamihan, ang ano, palain niya, Panginoon. Alam po, Diyos, lahat ng tulong ang saan. Yes, Lord. Yes, Lord.
Lord. Lahat na ikakarga nila rito, Panginoon, puno-puno ng kapakanan, Lord. Amen. 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 Maging sa lutoan nila, Lord. Maging dito, Panginoon, sa tayo namang gusto, Lord. Salamat. Kahit maraming gusto, Lord, maraming na ang kapakanan, Lord. Amen. Amen. Sila. Ilawan mo nga na. Okay, so sa kalalisaan dito, hindi kang manalangin. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan, sa biyay at pagpapalang. Salamat, Panginoon, ikaw ang Diyos na maitaas, maparangalan sa buong pamilyang ito, God. Tinataas ka namin, inadakila ka namin, niluluwalhati ka namin sa pangalan na aming Panginoon Jesus. At ang salita mo, O Diyos, ay manatili sa tahanan ito, God. Yaman tumanggap ka nila sa oras ito, God. Salamat po sa liwanag na salita mo. Sinisimbolo nito ang kandilan nito, God. Salamat po. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Then blow the candle. Amen. 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 Una, buntasin mo itong kandila. Tabi mo yan. Yan. So, ayan guys. Tapos na po kami. Magdasal at magbasbas ng aming bahay. So, maraming maraming salamat sa lahat ng nag-like at nag-share at nag-subscribe po. Thank you, Lord. Thank you. Thank you, Jesus. Amen. Maraming salamat. Bye.